Opo, sir. Okay. Direk, tutok. Okay. Miss Powler. Ma'am, ito na, oh. Ito na talaga. The light due that response produced by person. Ito na si Erica. Is. Opo. Is lying. Ah! Ibig sabihin ito, oh. Oh, di ba? Dahil po ng lie detector test, nagsisinungaling po yung inyong anak. Boom! 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 Ayun na nga ba sinasabi. Now, let's talk about bashers. Ano? From my previous video, I think that was a year ago, I talked about the types of bashers. There are 4 types of bashers, pero hindi ko na babanggitin dito, guys. Mga ka-travel, doon ko na lang, panoorin nyo na lang, i-browse nyo na lang doon sa channel ko kung ano ibig sabihin ng 4 types of bashers. Ano? Ay, nako. So, doon sa mga hindi nakapanood nito, no? Si Miss Fo... nabubulol tuloy ako. Si Miss Tony Fowler ay isang sikat na YouTuber. Tapos, merong nag-bash sa kanya doon. Sobrang foul. Kasi, yung kanyang anak ang dinamay. Siyempre, that's mother's instinct. Na talagang kahit sino ka sigurong kabanal, kung anak mo na ang dinadamay, talagang, di ba, hindi ka, ano eh, parang hindi ka mananahimik eh. Gagawa ka at gagawa ka ng paraan talaga para matapos itong mga to. Kaya, eto naman, para dun sa mga bashers. Alam mo, mga ka-travelan, yung mga bashers na yan, kahit anong gawin mo kabutihan, meron at merong bashers. Meron at meron yan. Gumawa ka ng pangit, gumawa ka ng hindi maganda sa social media, of course, maraming bashers. Gumawa ka ng good deeds, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, maghahanap at maghahanap sila ng ibabash nila sa'yo dun sa ginawa mo. I should know that. Why? Because I'm a vlogger. So, gumagawa rin ako ng mga ganitong klaseng content, mga reaction, which is not so good content. Gumagawa rin naman ako ng mga content na about helping people. And what I observe is, same lang eh. Meron kang bashers dun sa gagawa ka ng hindi maganda or dun sa mga walang kakwenta-kwenta mong videos. Meron din mga bashers kahit gumawa ka ng napakaganda mga video at parang talagang gumagawa ka ng helping people act. Ganon talaga. Ganon talaga. That's the world of internet. And how I endure those bashers? Simple. I always think of them as, alam mo yun? Tapos yung mga bashers na to, intindihin nyo na lang kasi, guys, intindihin nyo na lang. Alam mo yung ibig yung sabihin, ano? Intindihin nyo sila kasi sila yung mga taong super inferior. Wala silang kakayahan sa mundo. In a real world, wala silang kakayahan. Dito lang nila nailalabas yung kanilang mga tapang sa keyboard. Diyan lang nakikita yung mga tapang nila nailalabas nila kasi they know na hindi mo sila masasaktan dahil they're very far from you. So, ayun, gagawa sila ng mga pambabash. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Puro galit ang sasabihin nila. Puro hatred about your video, about you. Yun lang kasi ang kaya nilang gawin at doon lang nila kayang gawin yun. Yung mga taong capable of doing that, they don't go to internet to do that. Gagawin nila yun in real life. Gagawin nila in the real world kasi meron silang capability to do that. But the bashers, I always think of them as the weaklings. I'm sorry for the words. These are the weak people. Kaya dun sa mga kasamahan ko, mga vloggers, mga YouTubers, kung merong mga nagbabasya inyo, then just smile and read their comments, read their bashes, because they cannot hurt you. If you think you are strong, then you are strong. They cannot hurt you. Pero itong mga bashers na to, wala kasi silang, alam yun, ito lang yung venue na kung saan na ipapakita nila na matapang sila. But they're not. That is just an illusion. Illusion of being
huge, illusion of being strong, but in reality, they're small and they're weak. Kaya, ayun, ito na nga, na napanood ko kanina, na nagkaroon na ng result dun sa hinala ni Miss Tony Fowler, dun sa nambasya ka just, kasi naman, sobrang grabe yung pambabash. And, yung basher, nag-left ng trails. Alam mo yun, hindi ito, lalo niyang pinapakita na siya ay weak. Why? Kasi, she left trails para siya ay masundan at siya ay matrack. Well, anyway, ito na, ito lang din sasabihin ko doon sa mga bashers, Bago kayo mambash, make sure na wala kayong trail. Hindi kayo kayang itrack. Kaya lang, here's the catch. In this world right now, wala na hindi natitrace sa internet. So kahit gumamit ka ng dummy account, gumamit ka ng kung ano-ano, people find ways on how to track you down. I should know. Everybody knows I'm an engineer. So I should know. So if I want to track you down, I can track you down. So, yan. Ito yung example. Let's play it again. Maganda yung skill there sa ano? Kunwari, magreklamo, ganun sir? Pwede gabitin? Opo, yung sa ganyan sir. Baba, kayo sabihin kung pwede gamitin ito sa korte. Ito. Opo. Alam na natin sila. Hindi po pwede gamitin ito sa korte, ma. Yeah. That's the sad reality. Hindi ito pwede gamitin sa korte. But. Since alam na ng buong mundo na ikaw yon na nagsisinungaling ka, well, di ba, kaya mo pa makatulog? Ngayon mo ipakita yung iyong strength, ngayon mo ipakita yung toughness. Because you're not. You're just a weakling, an ugly duckling weakling. And, for so many days, hindi ka makakatulog. Hindi ka ito gagamitin sa korte dahil hindi ito evidence. Yung lie detector test cannot be used in court because it is not an evidence. Pero it is a guide for the authority to do their investigations further. Ito po ma'am ay guide lamang sa mga kinaukulan, maging sa complainant, para at least alam nila na nagsinungaling. So, kaya nilang tugbukin kung ano nga dapat tugbukin para makakalat pa ng the more evidence. Kasi kung halimbawa Yan. Kaya ito guys, hindi ko na patatagalin itong video na to. Nag-react lang ako dito kasi natawa ako dun sa senaryong kinakasadlakan ngayon ng basher. Diba? Kumbaga, gumagawa ng content si Tony Fowler and then ikaw, nakikinood ka na nga lang, babanat ka ng ganun, and then sino ngayon ang nandun sa alangan ng sitwasyon? Diba ikaw din? So, not smart enough. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye.